Magandang araw po. Ako si Al Bitangkol. At ako naman si Kim Bernardo-Lokin. Ito ang Diretsyong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ng isa sa mga presidential candidates natin. Siya po ay si Dr. Jose Joey Montemayor Jr. ng Democratic Party of the Philippines. Magandang araw po, Magandang araw po, Doc Joey. Magandang araw po at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Salamat. Okay, so Doc Joey, na tinitingnan ko po yung binigay niyo sa akin na listahan ninyo, yung achievements po ninyo, napakarami po nito eh. So isa po kayong cardiologist, isa po kayong economist, isa pong abogado, ano po ba, educator, professor, member of the board ng Asia Pacific Society, ng cardiology, at saka isang evangelist, tama po ba? So, may kulang pa doon, Miss Kim. May kulang pa. Kasi unang-una, nagtapos siya medical technologist bago siya naging doctor of medicine. At pagkatapos niya, meron pa siyang Masters of Public Administration. At ilan ang PhD mo, Doc Joey? Actually, pito po, ano? Pero yung law ngayon, dahil inangat din ng law ngayon from LLB to JD. Naging juris doctor na. So, naging juris doctor yun. Pero I would say pito lang. Pito lang naman yung pambihira. No? Ito, wala sigurong ginawa ito, hindi mag-aral eh, no? Oo nga. Ang first question ko nga kay Doc Joey kanina, paano ho ninyo nahanap ang panahon para gawin ang lahat ng mga accomplishments ninyo, Doc Joey? Okay. Yung pong ano, it will entail attendance, yung mga bachelor's degree. Yes. Pero yung medicine ko, I took the module system. Mm-hmm. So I just take the final exams. Pambihira. Except if there is, for example, mag-a-assist ako sa surgery, kailangan talaga. Pero in-overlap ko, while I was then doing my residency and fellowship at St. Luke's, naka-enroll naman ako sa College of Law sa UST. So, at the same time, hindi ko kayang gawin yun, ah. Inallow din ako mag-MBA sa University of the Philippines. Imagine, no? Tapos, number one pa sa board exam ng MedTech at saka sa board exam ng medicine. Wow! Imagine mo naman. So, sabi ko nga sa'yo, I would find it hard-pressed to find another candidate that has all the qualifications. Mm-hmm. Kaya nga siguro, ang tinatakbuhan po ninyo ay presidente, hindi po ba? So, kung sa qualifications lang at educational qualifications, aba, medyo mahirapan po tayong humanap siguro ng katapat ninyo, ano, Doc? Pero, ang tanong ko po, isa po kayong cardiologist because more than all these titles, you are known as Doc Joey, di ba? Mm-hmm. Oo, Doc Joey. So dapat attorney, di ba? Oo, pero economist, abogado, and all. So, paano po kayong naisip ninyo na pumunta naman sa mundo ng politika? Actually, siguro mga elementary ako o high school, talagang yung mga kurso ko geared toward the presidency. Talagang pinlano ko. Hindi yung aksidenteng nagpe-preach ka lang, biglang naisip mo na lang. Mm-hmm. No? Hindi, pinlano ko po. Pati yung pagtatap sa mga boards, mm-hmm, pati yung mga PhDs ko. Actually, PhD rin ako sa economics. No? Nagtuturo rin ako ng economics sa San Beda. Mm-hmm. At gumagawa ako ng libro, hindi lang ng law tsaka medicine, kundi economics. So, yan po. No? At saka economist, consultant din po ako sa mga iba. Ano. Ibig nyo sabihin, Doc Joey, nasa elementary pa lang kayo noon, gusto nyo nang maging presidente ng Pilipinas. Tama actually, po hindi lang, well, yung gusto ko lang maging presidente, understatement yan. No? Mm-hmm. Actually, merong, ayoko masasabihin na may bumulong sa akin, hindi naman ako propeta. No? Mm-hmm. Parang merong urge sa akin. Alam ko nga na, actually, noong ko pa nararamdaman, no, magiging, hindi makapaniwala yung mga kaklase ko kasi public lang ako, public school. Mm-hmm. Hindi sila makapaniwala. Tinuwanan nga ako nung sinabi kong magiging doktor ako. Pero hindi ko lang inaasa yon kundi nararamdaman ko eh. I see. At saka after finishing medicine, naramdaman ko na magiging abogado ako. Okay yun, ano? So ngayon ba nararamdaman niyo magiging presidente kayo? Matagal ko na po naramdaman, grade 4 pa lang ako. Oh, tingnan mo naman talaga, Attorney Al. Ngayon lang talaga tayo nakita. Yan ang confidence, mm-hmm, di ba? Oh. So anyway, Doc Joey,
ito po ngayon ang sitwasyon. Maganda po ang inyong credentials, kayo po ay tumatakbo ngayon. Pero napakahirap po ng to level the playing field, especially in this time of a pandemic, di ba? Tapos, nakilala pa kayo bilang anti-vaxxer. Hindi po ba? Ano po ba ito? Napakalaking issue po nito because we are in a state of pandemic, by the way, and it runs counter to what our administration has been espousing. So tell us about it, Doc Joey. Huwag masyado mahaba ha, kasi alam mo, walang katapusan yung tungkol sa vax and anti-vax, di ba? So, but what is the main, your main thoughts on this one and why are you anti-vax? Pero simple lang po yan. No? Yung mga tools for the presidency, inihanda ko na. Mm-hmm. Now, okay. Yung tools, hindi lang tools yan. Marami nag-attempt dyan. Ano? Pero tandaan natin, meron tinatawag na destiny rin. No? Yes, sir. Kaya tinanong ako nung mga, yung mga deans ng mga San Lasal, Ateneo, San Beda, in one forum, at saka UP. Ano? Mm-hmm. Paano mo nasisigurado na ito yung right time for you. Sabi sa akin, very easy po, sabi ko. Tingnan nyo lahat na naging presidente, no? O sabihin natin nung panahon ni Macapagal, walang masyadong order. Napunta si Marcos, martial law. Mm-hmm. Sumobra naman ang martial law, kailangan natin ng freedom, Cory Aquino. Mm-hmm. Kaya lang, wala rin masyadong kaayusan dahil revolutionary government. That's right. So, President Ramos, mm-hmm. Pero ang problema, naging elitista naman. So, nandiyan si Erap. Doon si Erap naman, napakagulo. No, kailangan natin ng ekonomiya natin, ma-resurrect natin. GMA siya ng economist. Ekonomista. Pagkatapos, sa sobrang nasasakal ang ating freedom, si Noy-Noy naman. No? Nung si Noy-Noy naman, naglipa na ang droga, Duterte. Eh ngayon, anong problema? Kayo mismo nagsabi na pandemic. Joey Montemayor is the only doctor who can address that. So, palagay ko, hindi lang yung preparation mo, yung mga tools for that, but also the destiny that is attached with that. Oo. So, yung palagi, ang sabi nga, the presidency is a destiny. That's right. And also, there's a saying in the Christian world, manifest destiny. Yung iba rin. Hindi naman ako si kagaya ni Marcos, ano, na kinikreate niya yung destiny niya. Pero ako, I go with the Lord, ano. Kagaya ng sabi sa akin, hindi ka magiging doktor. Kahit mismo ang lolo ko. Dahil nga mahirap tayo, sabi niya. At saka mahaba yan. Pero ako, wala namang bagay na imposible sa Panginoon. No, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. So, well, you may have preparation, pero pag wala ang Panginoon, wala rin. So, you keep on praying, you keep also on persisting. Oo, that's right. Pero, Doc Joey, na yung mga nabanggit nyo, napakaraming administrasyon, wala po ba kayong nakita na during that whole time na merong isang makakapag-lead sa atin the way you envision what a Philippine president should be? Well, maraming magagaling na potential leaders. Ano? Mm-hmm. Andiyan si Villar, Binay, no? May influence sila, may power, may pera rin. Pero kung wala ang gabay ng Diyos, imposible. No? Imposible. You may be the best man for that, pero in the end, ang Panginoon pa rin ang magdidictate niya. No? I'm not saying na talagang ako na makakakuha. No? Kung titingnan mo nga, kung titingin ka sa survey, no? Talagang hindi makikita ang pangalan ko. No? That's right. Siguro makikita pa si Don Pepot. Ano? Pero ako, hindi makikita. Pero hindi ganun. Eh, no? Hindi, alam niyo po si Manny Villar, palagi nagna-number one. Grace po, number one palagi. Binay, no? Pero wala, yung sa top three, inanalyze ko sa lahat na naging presidente ng Pilipinas, nung mauso yung mga survey, wala sa top three except ERAP. No? Pero lahat na nag-top 3, hindi nagiging presidente. So, anong ibig sabihin yan? Meron pong kasabihan, no? Meron pong sa salita ng Diyos. The race is not to the swift, nor the battle to the strong. But to the true and the faithful, victory is promised through grace. Mm-hmm. So, you may have been better prepared. You have the money, you have the power, influence. But without God, everything is impossible. Tama naman yon. Pero ang next sa tanong natin dyan, kasi actually a lot of people would also want the same aspirations, would have the same beliefs as you
And as I believe, kahit po yung ating mga electorate naman, yung masa, di ba? Gusto rin nila lahat ng gusto ninyo, di ba? Pero kung tatanungin po kayo sa harapan ng mga electorate o ng botante, bakit po sa tingin ninyo ay kayo ang kanilang iboboto over yung mga ibang kasabay ninyo ngayon dito sa race? Oo. Okay, napakagandang tanong po. Ano? Kasi alam nyo, wag na natin yan, ano, kasi yung mga tao naman, hindi naman nakatingin doon sa mga credentials. Ano? Mm-hmm. Pero tingnan natin yung sitwasyon ngayon. Okay. Hindi lang pandemic, dahil doktor ako, marami rin doktor na they can better relate to this pandemic. Ano? Mm-hmm. Ako kasi, a little bit diluted dahil lawyer din ako, mm-hmm, ang pagiging doktor ko. Ngayon, pero nagkaroon ng position, 74 million are not yet vaccinated. Here in the Philippines? Opo. No, 34 million pa lang naman ang vaccinated. Kala ko 70% po, ang dagat natin. Mali po yan. No, ako alam ko yung ano, lawyer din ako ng Philippine Medical Association. Mm-hmm. Lawyer din ako ng iba-ibang organization. Mm-hmm. No? Inflated yung figures. No? At saka yung 34 million na nagpabakuna, ito yung nagpabakuna, ayaw nila pero kinailangan mabakuna dahil sa trabaho, at saka natatakot. No? Mm-hmm. So, Deb, alam nyo, may abogado nga, kasama ko sa hearing nung ano. Joey, alam mo ba, sabi niya, na na-paralyze ako dun sa unang bakuna. Ka-recover ko lang, sabi niya, kaya sinusuportan ko ang candidacy mo. Mm-hmm. Anong ibig sabihin niya? No? Dahan-dahan, yung conditions are being created na parang pinupul ka papunta doon. Mm-hmm. So, ako po, nag-file ako. Marami nag-file, 97. Mm-hmm. Eliminate. Alam nyo, ni isang kaso, wala ako. 87 were eliminated, no? Kasama na si, hindi naman na-eliminate, where hindi sila nakasama. Mm-hmm. Si Bato, Bongo, mga powerful yan, ha? Mm-hmm. Tapos si Parlade. Saan po ito? Sa presidential, ano? Presidential. Application pa lang yan. Kasi it was trimmed down to 10 final candidates. Kung bakit kayo ay naisama at sila hindi. Opo, diba? Application pa lang yan. No? So, si Bato wala naman po talagang balak. Tsaka nag-withdraw siya. Oo, nag-withdraw naman po. Opo. Pero ako, anyway, unknown ako. I-compare mo sa akin, ha? Wala akong, kahit yung mga, ang may kakilala lang sa akin, yung mga ipis namin sa bahay. Pero still, ano, pag destiny talaga yan, ha-attackin ka. Ako, I can feel, ano, hindi naman ako prophet, hindi ako visionary, pero ang kalabang ko, mga summa cum laude sa medicine, sa UP, tsaka UST. FEU ako eh. No? Pero feel ko, talo ko sila. Alam niyo, natalo ko sila by 0.04. Mm-hmm. 0.04. Pero I feel ko, kahit nabuhi ako na probinsya, kahit na nung balita pa dyan, ako mag... Kasi yun ang... Hindi ko naman sinasabi kasi hindi naman ako prophet, ano? Pero that is how I feel. Kagaya ngayon, no? Hindi naman natin pinlano itong interview ito, no? Tama. In fact, nalaman ko lang, no? Pero nakita ko sa SMNI, hindi man ako invite ng SMNI, pero palagay ko yung kapartner nila yung Manila Times, tatawagin ako, sabi ko. Actually, yun nga po yung another question ko, kasi alam mo, Attorney Al, sinasabi nga ni Doc Joey na ang isa sa mga hinanakit niya ngayong kampanya, is that yun daw mga major networks, ang kinukover lang nila at ang iniimbitahan nila, yung mga nandoon sa top ng survey, pangalawa, at saka hanggang number 5 lang. After that, nasa na yung iba? Wala na, hindi na sinasama. In fact, meron ano, pre-exclusion eh, di ba? So, lima lang yung ini-interview yun instead na yung 10. Yun ang sinasabi niya. Oo. So, alam mo, we cannot speak for the other networks, Doc Joey, no? Pero kami here, we strive to, to give time to everyone. Inclusive. Inclusive tayo, oo. Basta, aabot lang yung airtime natin hanggang election eh, di ba? Oo nga. Pero anyways, Doc Joey, so, you are now known as an anti-vaxxer, di ba? You are the champion of the those who don't want to be vaccinated. Kayo po ba ay bakunado, sir? Hindi po, no. Ako po, no. Ako po. Actually, 90% ng mga doctors hindi bakunado. Iba no? Yung... Yeah, opo. Hmm? Kahit yung mga super consultants namin, tinanong ko sila eh, ma'am, kayo po ba? Mga 74 years old, 78. Baka may comorbidity, sir? O kaya hindi na talaga... Well, the more sabi ng DOH, the more na dapat magbabakuna ka. Ganun ba? So, depende, no.
Ako, lilinawin ko po, no? Hindi ako anti-vaccination. Eh, ano pala? Anti-mandatory vaccination. I see. Yes. Kasi yung vaccination, sabi ko, kahit... Voluntary kahit gusto mong... Kasi hanggang 14 ang booster. Mm-hmm. O kaya kung isa pa lang kayo, nagpa-boost, 14 yan. No? So may 13 pa? Pero ba kayo? Totoo ba yan, Doc Joey? Ako, hindi ako nag-boost. hindi ka yan ba? Yan po, ha? Para malinaw kayo. Although na-schedule ako for researcher booster. Researcher po ako. Actually, although clinician ako, ako yung pinapadala sa ibang bansa for research. I see. Researcher ako. Mm-hmm. Lahat ng trial stages, alam ko yan. Pinapadala ako ng Johnson & Johnson. Lalo sa cardiology, Astra, Europe. No? Ano ako dyan? Pero yung vaccination ngayon, hindi yung alam nating vaccination dati. Kasi ang ginagamit ngayon, mRNA. Synthetic prototype. Ang tawag dyan, messenger RNA. Yes, so, the mRNA. Yes. Wag niyo, pabayaan niyo na yung mga Sinovac, Sinopharm. Tubig lang yan. No? Kaya ang ating presidente, tubig lang po lang yan. Opo. Kahit, sana ba kunahan ako ng tubig pa na? No? kaya wala kayong komplikasyon. Dahil nga, no? Kaya swerte ka pa. Ganun na. Opo. So, yung mandatory vaccination, we are now out of the medical field. Right. We are now in the constitutional component of vaccination. Mm-hmm. When you force somebody to be vaccinated, you are violating a lot of laws. Kaya nga, yung petition ko sa Supreme Court na mandamo, certiorari, tsaka prohibition, sabi ko, they are already impinging on the rights of the people. For example, yung informed consent, ano, at saka yung freedom of choice. Mm-hmm. Ngayon, nag-argue kami ng mga government lawyers. Oo, nga, nasa constitution yan. Pero tandaan nyo, ha, ang government regulation, police power, eminent domain, pati lahat ng, dadagdagan ko kayo ng depensa para kumpleto kayo, the doctrine of parens patriae. No? Sabi ko, pero tandaan nyo, yung human rights can supersede everything because there is no need to write the inherent human rights. Because as human beings, it is inherent within us those rights. Sabi ko, hindi na kailangan sulat. Yung mga governmental rights, although nasabi niyong inherent yan, pero actually, inherent as a state. Pero actually, they cannot supersede inherent human rights as individual beings. No? Mm-hmm. Ito, freedom of choice. Mm-hmm. Sabihin natin, pati yung freedom to travel, no vax, no ride. Sabi niyo, tapos sinabi niyo, anong basis niyo, bakit niyo hindi pinapasakaya mga tao. Mm-hmm. Yung presumption na infectious sila. Tingnan nyo, nag-cite ako ng napakaraming journals na mas delikado yung mga vaccinated. Mm-hmm. Ha? Mas delikado. Because you already introduced viruses, yung mga attenuated viruses, at saka yung mga spike proteins. They can infect you. Mm-hmm. Pero yung mga unvaxxed, they already attained herd immunity. O, i-explain ko, sabi ko, yung herd immunity, no? So, in-explain ko sa media at saka sa lahat, what is true herd immunity? No, I'm sorry po, no? Hindi alam ng mga doktor yan. Mahal ko kayo, ha? Mga doktor, boto nyo ako. Alam nyo, hindi alam yan. Medical technology yan. Okay. We have one subject which is called immunology and serology. No, we can define what is herd immunity. Right. Yung sa medicine, hindi po sakop yan. Mm-hmm. No, for example, dentistry, sa health natin ang mga ngipin. Oh. Pero hindi sabihin na doctor ka, kaya mong explain yung mga prosthetics. Right. Yes. So hindi, kanya-kanyang field po may yan. May specialty yan. Yes. Opo, kahit sa law naman, di ba, may kanya-kanyang specialty. Kagaya ko, criminal lawyer ako. Balibaligtarin mo yung mga rape tsaka murder. Araw-araw ko yun. No? Nagagargel ako ng mga criminal laws every day. So, ganun din po. No? Bilang isang abogado, nasasaktan ako pag ini-impinge ang mga violations sa ating mga kababayan. That's right. Nako. Sa tamang-tama, Doc Joey, that is the heart of the issue actually right now because we are in a pandemic, di ba? So, yung karapatan mo, karapatang pantao, karapatan mo na umayaw sa pagbabakuna, di ba? Yun ang pinoprotektahan nyo. Hindi naman kayo agad sa bakuna kasi... Ay, hindi po. Magagalit yung mga kasama mo. Naging presidente kayo ng Philippine Medical Association, tama ba? Opo. Ito po, no? Side issue po, no? Side issue. Alam nyo, yung bypass, ano? Bypass surgery. Alam nyo ba, bakit namamatay ang mga after ng bypass?
hindi sila namamatay. Alam mo, dapat nga hindi ka mamamatay kasi na-bypass ka na. Mm-hmm. Pero pag ayaw ng pasyente from the very start, pero gusto ng mga anak, gusto ng doktor, mm-hmm. tatakutin ng doktor. Pag hindi po kayo nagpa-bypass o nagpa-angioplasty, baka kung anong mangyari sa inyo, yung takot, no? Fear. So, na-bypass ngayon. O, pagkatapos, okay, na-angioplasty. No, yung hindi na binibiyak. Yes, yes. Ngayon, nagka-heart attack ulit. Bakit na-heart attack sila? Alam niyo, nag-investigate ako. Mm-hmm. Pag ayaw ng pasyente from the very start, o kaya kahit gamot lang, no? Tapos maglalaban yung pinoforce mo silang ma-bypass, uminom ng gamot, ma-vaccinate, or whatever. Against his will, against her will, doon po yung mortality. No? Doon po, okay. Alam niyo, huwag natin silang pilitin. Eh kung ako na ako kung gusto mong makailang booster, ibigay nating libre yan. Ha? Mm-hmm. Pag ako na ang hindi kung ako, ibigay natin ang mga gusto pero inform natin ang pinakaimportante sa vaccination is information. Huwag natin bibigyan ng half information. O maganda yan, bakit maganda? Mm-hmm. O dangerous yan, bakit dangerous? Tama. So, alam mo po, kulang ang information. Ganyan din sa economics. Umiikot ang economics because of information. Is mm-hmm. this the full information? That's right. Okay. So, based on the full information kasi, no? Mawi-weigh mo yung benefits at saka yung disadvantages. Right. So, in that way, yun yung pumapasok yung informed consent. Yes, informed consent. Okay. Otherwise, hindi ka nga makakagawa ng tamang desisyon. Opo, yung pong informed consent, ano, palagi kong in-explain sa mga abogado yan. 38 universities I'm in ano, as a medical legal professor. Pagkatapos, sa medicine, professor din ako. No? Ngayon, in-explain ko, number one sa explanation ko, bago ko i-explain yung medical malpractice, medical negligence, in-explain ko, what is the concept of informed consent? Mm-hmm. Ang informed consent, yung i-explain sa iyo, ang surgery, ang bakunahan, ang gamot, o any procedure, kahit yung mga colonoscopy, mga ganyan. Number one, explain muna sa iyo, ano ba yun? Mm-hmm. Kahit gamot. Ang pangalawa dyan, ano ang possible side effects, mm-hmm. complications, na pwedeng mangyari sa iyo? No? Other than the benefit, i-explain mo rin yan. Alam mo, pag uminom ka ng gamot nito, nitrate sa puso, sasakit ang ulo mo. Mm-hmm. Pero huwag ka mag-alala kasi umaandar ang mga gamot. Ganun po yun. Explain mm-hmm. the adverse right. effects. Oo. Ang pangatlo, eto yan. Hindi ina-explain yan. Eto yung pinaka-important sa informed consent. Not only the use, the importance, at saka yung effect ng gamot. Eto, kung ayaw ng pasyente, ang gamot na yan, ang bakuna na yan, and what are the alternative? Situation or the prescriptions that you can give. Kunyari, ayaw ko pong magpabakuna kasi natatakot po ako. Mm-hmm. O sige, hindi ino-offer ng gobyerno. Ito yung mga vitamins mo. Vitamin C once a day. Mm-hmm. Hindi po pwedeng two times a day yan. Tsaka wag isama ang vitamin C tsaka calcium. They will cancel out. Hindi po, magkakaroon ng bato. Magkakaroon ka ng bato mabilis. Mm-hmm. Tapos, yung vitamin E once a day, yan, antioxidant yan. Ibobombard niya yung outer covering ng virus. Vitamin B complex, yung catalytic metabolism ng virus, mag-i-interfere siya. So, bigyan natin ng alternative. Inom kayo maraming tubig. Ito yung mga juice nyo. Ito yung mga salabat nyo. Total, ayaw mo nito. Hindi. Anong ginagawa? Pupunta, magbabahay-bahay. Dapat magpaganito ka, ha? Magpa-inject ka. Hindi ka pwede magtrabaho. And yet, we have, ironically, we have RA-115-25. Ano ba yon? You cannot use vaccination card as a means to impose in employment situations, jobs. Hindi, huwag ka mag-aanap ng vaccination card. Hindi pwede yan. Ano pa? Government services. Ano pa? Schools, education. So, hindi po pwedeng requirement. Anong ginagawa ng gobyerno? Binabra sa side nila. Mm-hmm. Ang gawin muna, pa-declare mo ng unconstitutional yon. Pero siyempre, lalabanan natin yan. No? Constitutional naman talaga. Sila mismo gumawa, sila mismo tumatawa sa kanilang implementation. Oo nga. Actually, napakahirap pagkaganyan ang ating issues na. Mm-hmm. Kasi itong debatable issues na to,
alam mo, Doc Joey, wala naman katapusan yan, yeah. Actually. So, siguro, miski sa Amerika, miski sa ibang yeah. lugar, wala pa, hindi pa sila natatapos dyan. So, iwan muna natin yung issue na yun, oo, yung vaccination. Although kasi dyan siya nakilala eh. Oh, pero punta tayo sa ibang national issues. That's right. Let's say, West Philippine Sea. Diba? Kasi pag presidente ka na, talagang you will be faced with deciding on what to do, no, with the West Philippine Sea. That's true. Pero bago natin ipasagot kay Doc Joe yan, commercial break muna tayo. Pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko nung ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Babalik po ang diretsyong pananaw at ang guest po natin ngayong araw na ito ay si Doc Joey Montemayor. So Doc Joey, kanina po bago tayo nagkaroon ng commercial gap, ang question po na iniwan na hanging ni Attorney Al is about the West Philippine Sea. So kung kayo po ang magiging presidente, ano po ang strategy ninyo on this one? Well, dapat malinaw tayo sa West Philippine Sea. Marami nagkiklaim dyan, pero dominant player dyan na nag-aaka sa hegemon, no, ang China. Well, alam niyo po, number one, no, para malinaw mga kababayan, no, para maintindihan nyo, at gagawin ko to, no, unflappable ako sa sitwasyon na to, kasi niloloko tayo ng China. Cut na, yung second day ko, i-cut ko ang relations sa China. Lahat. Kakat ko ang diplomatic relation. 241 protest na tayo as of December, no? Pinagtatawanan lang tayo ng China. No? Alam niyo po, pag ganun ang kaibigan mo, tunay bang kaibigan 'yon? Hindi. No? Matatawuan siya ang China. So ikat ko muna, we will enforce the UN arbitration, no? Yung China arbitration enforce natin. Well, paano, no? I-strengthen ko yung alliance sa Quad, no? Australia, US, UK, and India. AUKUS, Australia, UK, US. Yung, alam mo itong economic ASEAN na, no? Cooperation. Walang kwenta yan, eh, no? Gagawin ko militaristic. Bakit? No? Kami sa Pampanga, we have already strong ties with Indonesia and Vietnam. Mm-hmm. No? Military, no? Yes, oh. Meron kami ano, well actually, no, hindi not to impinge on the right of Filipinos. 90% ng mga namatay sa Japanese tsaka Spanish war, mga kapampangan eh, no. Mm-hmm. And we are ready, no. At actually nag-estimate na ako hanggang 4 million. Kunin ulit natin ang mga ating mga isla. Atin 'yun eh, no, kasi ito pagkatapos makuha ng mga inchik ang mga isla, i-claim nila ang buong Philippines. So, di ba? Mm-hmm. So, we might as well take a strong stand against China. Ang China naman, tingnan naman natin, ang kanilang mga missile naman, para paputok lang eh, no? So, ako, ang gagawin natin. Ano ko, Doc Joey? Medyo highly debatable din po yan. Ako, alam namin sana. Number two. So, parang fireworks lang yan. Madali lang po yan. Tsaka number two, pero dapat we should have the political will, determination. Yes. Alam nyo, bakit ang India nakipag talagang barilan? Mm-hmm. Tsaka Vietnam.
So China, no, bakit hindi mabiro-biro ng ano? Hindi, not even a single square meter hindi makapag-impinge ang China dito sa doon sa kanilang border sa India at saka yung sa Vietnam. Mm-hmm. Eh ganyan po talaga, huwag tayong matakot, ano, kasi tayo mga Pilipino matapang naman talaga, no? Eh, 'di ba pag wala tayong gera, tayo-tayo nag-aaway, 'di ba? Kaya nga may NTFL kak eh, 'di ba? Kaya 28 billion para mag-away-away tayo. Pero wag na tayong mag-away-away, mga kaibigan, mga kapatid. Ang kailangan natin, awayin natin yung sa labas kung kinukuha ng ating teritoryo. But I have to strengthen our alliance also with the middle powers, Japan, India, at saka Australia, no? Strengthen. Saka this is not economic cooperation. This is military cooperation. So mag-iisip ng dalawang beses ang China kung kukuha pa sila ng teritoryo natin. At saka ikukulong din natin, no, yung mga nagbenta. Panahon ni Noy-Noy, yung mga backdoor negotiators, no, alam niyo po yan. No? Panahon ni Noy-Noy, may mga nagbenta ng mga isla natin. No? O, yung mga BBM, sa akin na kayo. Ha? Tapos, meron pa po. Yung ngayon, panahon ni ano, President Duterte, ikukulong natin lahat yan. Marami ang busy po pumupunta sa China at sa Hong Kong, doon na negotiation. Para ibenta yung nalalabi pa tayong mga isla. Alam nyo bakit pinag-aawayan? Oil and natural gas rich ang mga isla natin. Mm-hmm. So, yeah, ang talagang pinag-uusapan diyan ang ating yaman, no? Pinakamayaman ng Pilipinas as far as yung mga natural resources. Oh, okay. So, since sa pag-usapan na rin naman yan, Attorney Al, no? Merong kakabit yan, eh, no? Doc Joey, no? Sabi nyo, ikakat nyo yung ties with China. Mm-hmm. Okay? Yun yung political ties natin, ano? Sasarado nyo yung mga embahada, no? Pero, malaki po ang economic ties natin with China, no? Right. Yung mga business corporations natin, mga private, may mga alliances yan with private corporations of China. Mm-hmm. So, ano po mangyayari doon? Tama, sa mga produktong China? I already considered that, ano? Kasi alam nyo, hindi tayo nabubuhay para lang sa China. At saka hindi tayo nabubuhay dahil sa China. Hindi po, marami tayong pwedeng maging kaibigan, no? Kasi pag niloloko ka ng kaibigan mo, hindi siya worth na maging kaibigan. No? Ito, no, yung kahit na hindi tayo supportahan, hindi naman talaga ako sinusuportahan, yung mga Chinese businesses dito na in collusion with China. No? Mm-hmm. Yung mga short names, ano, maliit, yung two-letter words, wag na muna tayo mag-mention, no? Alam nyo, nako-compromise ang ating sovereignty. Eh, pag inanunla, i-withdraw namin, marami pa naman gustong tumulong sa atin eh. Ang Australia, nangakong tumulong. Ang Japan, nangakong tumulong. Ang mga ASEAN neighbors natin, gustong tumulong. Ang EU, gustong tumulong. Uh-huh. Ha? At si Putin nga, gustong tumulong eh. Ha? Uh-huh. O, Putin, sasabihin ko sa kanya, pagkatapos ng Ukraine, puntaan mo na rin ng Pilipinas. Naku, grabe naman kayo. Puntaan, para economic. Economic cooperation, no? Mm-hmm. At madali naman kausapin si Putin. As an Orthodox Christian si Putin. Mm-hmm. Para at least sasabihin ng China, maging seryoso naman ang China. Huwag tayo lulokohin. Kasi kung nilolok kami sa pagkikipagkaibigan, pupunta kami sa kalaban mo. Tanda natin, ang alliance ng China at Russia, napakaliit lang. Ha? Mm-hmm. Napakaliit ng komunal. Opo, tsaka they have a different kind of communism. Mm-hmm. Oh, Mao communism, ito yung sa Leninist. Mm-hmm. No? Yes, so, malayo po. No? So, anong ibig sabihin ito? No? Hindi tayo nabubuhay para sa China. Hindi tayo nabubuhay dahil sa China. Yung mga pogo, yung baka magulat kayo, mga kaibigan, ha? Mga sundalo nila yan. Dinadala sa Pilipinas. 3.5 million soldiers ng China nandito sa atin. Nagka-camouflage as what? Pogo players. Pumunta ka sa Zambales. Alos kalahati ng Zambales nakukuha na nila. Mm-hmm. Oh, bakit? They want our land. No? Well, ipalabas natin to. No? Huwag natin i-edit. Kasi our sovereignty is at stake. This is the best time. That's true. Nangyari niya nung panahon ng giyera ng Hapon, di ba? Opo. Years before na magkaroon ng giyera, ang mga Hapon nandito na sa atin. So, nagsisimula na sila. Oo nga. So, pero, Doc Joey, sabi naman yun, nakita mo ba, during the pandemic, actually, meron ng
mga yung dissonant voices at meron ding mga karamihan noon na nagko-question sa Pogo. So in effect, nakita nga natin halos lahat nag-alisan nga, hindi ba? Lumipat sa ibang bansa. So wala na ngayon. Wala na ngayon sila dito. Kung meron man, konti na lang. Pero hindi katulad nung kasagsagan na bago tayo magkaroon ng pandemic. Yes, pre-pandemic. Sige, tanggalin na natin yun kasi malaking issue din yan. Tsaka as an economist, meron din silang pinapasok dito. Pwede nating i-argue na gano'n, di ba? At ako, hindi naman ako pro or anti. No? Sinasabi ko lang na at this point, they're not there anymore. Very few na lang sila, di ba? Mm-hmm. So, let's move to... Teka, Ms. Kim, bago tayo mag-move into another issue, pa-follow up ko lang yung Ukraine, no? Kasi talagang yun ang... gustong-gusto mo yung issue ng Russia at Ukraine at mainit yan, no? Sila ngayon. So, di ba, ang Russia, meron siyang impending attack, no? On mm-hmm. Ukraine, ano? Pero ang Ukraine is being surrounded by NATO forces, no? And in fact, mayroon ding mga US forces na nandyan. Ay, pumasok na nga daw. So, ang mangyayari dyan kasi, no, kahit ngayon, nararamdaman na natin yung effect, no, magkakaroon ng pagtaas ng presyo ng gasolina. That's no? Right. So, kung kayo ang pala rin maging presidente, no, dito sa darating na halalan natin sa Mayo, ano ang magiging posisyon dyan sa Ukraine? Papanigan nyo ba ang Estados Unidos? Papanigan nyo ba ang Russia? Kasi ang Russia, naka-standby din ang China in favor of Russia. Okay? Against US and NATO. So, Doc Joey. Alam niyo po, yung may mga kapitbahay kami na minsan nag-aaway. Eh, huwag tayong makialam sa away nila, no? Hindi mm-hmm. tayo, huwag tayong makikialam. Kasi, unang-una, oo, naapektuhan tayo as far as our economy is concerned. Pero yung geopolitical issue, malayo tayo dun sa, no, pabayaan natin sila mag-aaway, no? At kung sinong manalo, kakampihan natin. Dapat mautak din tayo. Kasi kaya natin alam, sila magpatayan doon. Alam niyo po yung Ukraine. Sa winner tayo. Kalati ng Ukraine, Russian speakers. Itong East Ukraine, Russian speakers yan. Yung West, hindi po. Na. So, actually, 60% Russian speakers. Actually, Crimea. At saka itong in-annex nila kahapon, itong Donetsk, na ay Russian speakers yan. Na alam naman natin ang Ukraine dating kasama ng Russia. Right. Dating so, kasama ng USSR. Yes. Opo, USSR. Now, sa atin naman itong oil impact ng oil prices yes. ano. Pataas ng pataas yan eh. We already breached the $81 per barrel. Mm-hmm. Na breach na yan eh. 100 opo, something na ngayon. No? Opo. Ngayon, anong gagawin natin para alleviate natin as an economist, no? Alam niyo po, merong measure dati pero hindi nag-take advantage ang gobyerno natin sa trade law. When it breaches the 80 per barrel, mm-hmm. pwedeng magkaroon tayo ng moratorium on the excise tax. Mm-hmm. Kaya lang, ang problema, hindi nag-take advantage for the first 3 years. So, talagang wala na yan. Ang gagawin na lang natin siguro ay tanggalin. Siguro, ipatawag yung lower tsaka upper house, no, yung Senate tsaka Congress, para pag-usapan about the possible well, suspension lang naman ng excise tax. Para at least, kasi ang kinompute ko dyan, pag yung mga 20 to 35% mababawas eh. Mm-hmm. So kung magiging 70 pesos yan per liter ang diesel, mm-hmm. Siguro magiging 55 na lang, which is manageable. No? Kasi ang problema niyan, inflationary yan eh. For mm-hmm. example, hindi lang naman oil pinag-uusapan dyan eh. Yung commodity prices. This will that's create, true. This will create a domino effect. Oh, it's a transport, domino effect. That's true. Opo, domino effect yan. Oh. So it will affect all of us. No? Pati candy tataas. So lahat, pati yung iniinom natin kape sa ano, dati 8 pesos. Ngayon, mm-hmm. ayaw nang ibigay sa akin 15 pesos sa labas. Yung coffee ko brown. No? Mm-hmm. So, yung 3-in-1, no? Opo. Kasi, in-explain ko rin doon sa Chamber of Commerce in the Philippines. Alam niyo, sabi ko, hindi naman tayo nakikinabang sa 3-in-1. Kung ngayon, sanmig ko, yung sanmig, coffee. Misa kasi yun ang binibili ko kasi sugar-free. Mm-hmm. 18 countries yan ang gumagawa niyan, sabi ko. Hindi nakikinabang ang Pilipinas. Pinapackage yan, sabi ko. Pinapackage sa Singapore. Mm-hmm. Yung sugar niyan, galing sa Brazil. Mm-hmm. Yung coffee niyan, half of that, galing sa Indonesia. Yung kanyang yung creamer niyan, sabi ko, galing sa Malaysia. 18 bansa yan.
walang Pilipinas. Ang ano lang natin, participation, tayong umiinom. Tayo tigabili. O, tapos hatakin ang pera dito. So, nakita nyo, we are na globalized environment. Mm-hmm. So, ano man mangyayari sa ibang bansa, maapektuhan tayo. Right. So, ang gawin natin yan, dapat nag-call na ng emergency ang natin, ang presidente natin to convene the Houses of Congress. Ngayon naman, it is in the power of the president. Kagaya ng panahon ni GMA, no? May batas na entrance, tapos deregulated ang ating business, lalo na oil, no? Mm-hmm. Hindi pwede makialam. Pero ang ginagawa ni GMA is to talk personally to the three big companies. O pwede ba? Huwag na muna ngayon. Okay, kung magtataas kayo, kung 2 piso, eh, pwede bang gawin yung 20 cents? Mm-hmm. Meron siyang persuasive power ang ating presidente. Kung gusto nilang magtaas, sa next administration na lang, no? Depende po kung sino mananalo. Kasi kung si Joey Montemayor, ako lang po ang, kung ako ang mangunguna sa inyo, hindi tayo magtataas, magbababa tayo. Ha? Kukuha tayo ng, magsasubsidize natin ang mga drivers, tricycle, mga ganyan. Ha? Huwag kayo mag-aalala. May pagkukuhanan ako. May pagkukuhanan tayo niyan. Malambaya fund. Yan po kay Dennis Uy, ano? Pero konti lang po yan. No? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung itatanong nyo actually, kung saan nakukuha. Yun na, actually, yun na nga. Sabihin nyo na po sa amin ngayon kasi yun ang susunod na question ko na, follow-up question ko na yun. Eh. Napakalaki ng ating utang ngayon, Doc Joey. Napakalaki, lalo na because of the pandemic, di ba? So, kung sinong susunod na presidente, mamanahin yung pagkalaki-laking utang. So, ano po ang gagawin ninyo dyan? At sabi nyo nga, isa-subsidize nyo pa yung mga, ano, yung gasolina. Paano pa bang mangyayari dyan? At saan po kayo kukuha ng pondo? Okay, apat na questions yan, ha? Oo. Yung pong... Dapat isa-isa lang daw ang question. Oo nga naman. Yung utang muna natin. Hindi, kasi lahat sinasagot na niya ng kabuuan. Sabi ni Tito Boy, ano, 11.3 lang. Tito Boy, sabi ko. Hindi 11.3. Sino Tito Boy? Tito Boy, abunda, no? Alam niyo po, nag-ABS-CBN. Hindi 11.3 ang utang natin. Maniniwala po ba tayo sa figures niya? 13.2. Kasi nga, 11.2 pre-pandemic. No. Pero another 2 trillion ngayong pandemic. Right. No? So, yes. 13 trillion. Ang gagawin natin, i-restructure natin. Dalawa klase ang restructuring. Mm-hmm. It can be on the length of time. Mm-hmm. Meron tayong magmamature in the next 10 years. Eh? Yes. Malaki. Pero we can extend that. Kasi ito naman, multilateral at bilateral. Eh. So, i-extend natin. Instead of 10 years, we can extend that. Mm-hmm. Now, another thing to deal with in restructuring is the interest rate. Mm-hmm. Alam nyo, kunyari, ang interest rate, 5%. Iano natin mga 4.2%, malaking bagay na yan. In a matter of 20 years. So, ipagbibigyan naman tayo, depende sa ating, alam mo, ang fundamentals natin, malakas naman, no? Mm-hmm. Sa ekonomi natin. Ngayon, yung education, welfare, yung health natin, yung tatlong yan, ha, napaka-basic niyan. Saan tayo kukuha? Meron akong universal basic income, pero hindi ko na muna, very controversial, ano? Pero, lahat po ng sinasabi nyo ngayon, controversial opo, eh. Ako mismo controversial. Oo nga eh. So, pag-usapan nyo na ako, ha? Controversial ako. Yung mga ibang ano, hindi controversial. Ako na lang. Oh, okay, magsimula sa bakuna hanggang sa oil. Controversial. Oh, sige, balik tayo dun sa inyong okay. Papanding sa fund. Opo. Inestimate ko, no, lalong-lalo na universal basic income ko, 260 billion per year. Kinumpute ko kasi quantitative economist ako eh. Mm-hmm. Ako nagtuturo ng managerial economics sa San Beda. No? Connected ako sa UP. Ano ako sa iba-ibang school. No? Ngayon, kinumpute ko yung infrastructure project, no? Losses. Tandaan natin, 5.5 trillion ang budget natin ngayon. Mm-hmm. 1.3 trillion doon, papasok lang sa bulsa ng mga congressmen, mayor, mga LGU. Mm-hmm. Pagkatapos, ang mga senator natin, sila mm-hmm. nagpipinpoint. 1.3 trillion ang binubulsa. Ha? Wala mm-hmm. pa yung ibang losses sa ibang ano, sa ibang paraan. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, 20 to 40% sa isang project, no? Na gagawin, bubungkalin, after 6 months, gagawin na naman. Mm-hmm. Bubungkalin, na vicious cycle of corruption yan, eh. Now, if we can put a stop on that, no? Hindi ko naman lahat ititigil ang infrastructure, yung mga farm-to-market roads, yan, talagang ano yan, dapat gawin yan. Pero itong mga
alam mo, punta ka doon sa dance sa mga, sa Tarlac. Sabi na lang, no? Bubong ka rin. Tapos, gagawin ako po. Napakatagal. Kahit saan sa Pilipinas, punta ka sa Mindanao, Bicol. Ang ganda-ganda ng daan, bubong ka rin. Ginagawang gatasan. So, lokohan na lang. Feel health, 16 billion. Tinanong nga ako kung anong gagawin natin. Unang-una, paparesto ko. Lahat ng doktor involved, mga administrators, sa 16 billion na nawawala. Madali lang naman. Madali lang po yan. Ako, palagi akong ginagawa yun. Pag sasabihin, ay, wala na siya pera. O, paano yung properties? I-attach ko, tapos bibenta natin. Ibenta natin kay Manny Villar. In 3 days, bibili niya. Ha? Opo. At saka, investigate natin. Ha? Okay. Opo. Hindi ko alam kung kaibigan niya. No? Pero, well, kaibigan natin lahat ng tao. Pero, talagang dapat magkaroon tayo ng political will, determination para investigate. Hindi pwedeng kabrad mo, presidente. Wala akong kabrad, wala akong frat. Ang brad ko lang yung mga born again Christian. Pero wala tayong patatawarin yan. Basta kung magkasala ka, makukulong ka. Yung ombudsman natin, gawin natin yung seryoso. Walang pinapail na kaso hanggang ngayon. Ang ombudsman natin, puro lokohan na lang. Magpa-file kami, talagang very obvious naman, against sa governor, against sa mayor. Anong gagawin? Uupuan ni Martires. Mm-hmm. Ha? Uupuan. O ano, matatapos na. Tandaan natin, i-revive natin. Ang criminal jurisdiction, iba-ibang theorist yan. Ha? We will apply everything to everyone na talaga nagkasala. So, yan po ha, huwag tayong mag-aalala. Marami tayong pera. I-attach natin ang mga properties ng mga nagnakaw. So, okay. Napakaganda ng ano ha. Eh, baka ngayon, sa PhilHealth mismo, maubos na yung... Oo nga. Paano yan? Yung mga ano natin sa health industry, mawawala na yung mga taong. Close to home, di ba? Because you are a doctor and you understand this. And then, yung nangyayari po ngayon sa PhilHealth, tsaka yung formally na pinag-usapan natin 67 kanina, billion. Diba? Opo. Oo. So, paano ang inyong gagawin doon? Ang universal health system natin, no? Nung pumasa yan, it needs 167 billion para umandar. Mm-hmm. Tapos, ang pera ng PhilHealth, 43 billion. Pero minus 17 billion na ninakawan. No? Well, we have to call a spade a spade. Yes. Hindi natin pwede sabihin yung 17 billion na kinuha. Hindi kinuha. Ninakaw. Mm-hmm. No? Pero we can still trace that. No? Andiyan lang naman ang mga properties nila. No? Now, ang gagawin natin, talagang efficient ang collection. No? Pangalawa, etong mga hospital, karamihan, alam niyo po, in-investigate ko rin. May mga cases ako eh. Yes. May cases akong against the hospital, for the hospital. Mm-hmm. Alam niyo po ba, itinye ko mabuti ha, wala talaga record. Biro mo, sisingil sila, lalo sa mata, no? Napaka-katarak. Sisingil sila ng ano, for example, 80,000. Pagkatapos, hindi man na-operahan yan, ghost surgeries. Mm-hmm. No? Dinimanda nga namin, pinapatanggal ko nga ng lisensya yung mga ophthalmologists na nagkaroon ng ghost surgery. Very controversial yan, Doc Joey. Marami pong operasyon na hindi naman talaga nangyari. Oo, totoo yun. A few years back, hindi ba? Itong COVID naman, no, i-admit, sasabihin COVID, na appendicitis, appendectomy. Pagkatapos, ilagay na lang natin COVID kasi makakasingil ka ng 300,000. Pumirma ka nang, huwag ka nang mag-op. Kasi pag nag-open na sa appendix, 30,000. Pero magiging 300,000 yan, hindi appendicitis ang ano mo, COVID. So nakita natin, puro lokohan ng health system natin. Now, kung yun yung siyam na kandidato, magpapatuloy lang yan. Pero ako, I will do the radical measure. Kung kinakailangan ng surgery sa ating ekonomiya, sa ating buhay bilang bansa, gagawin natin yan. Mm-hmm. Okay, no? So... Masyadong magandang pakinggan yun, eh, no? Pero yung actual implementation niyan, yan ang magiging problematic. Oo nga. Madali lang po yan. Kung mga presidente. Doc Joey, usually kasi ano, kunyari, nasa taas ka, you give the overall direction, ano? Itong mga nasa ibaba, ito ang hindi susunod. Ako po mismo magte-take over as Secretary of Health. O halimbawa, okay. Kayo ang naging Secretary of Health. Halimbawa, ano, concurrent, Presidente, Secretary of Health, hawak ninyo yan. Eh, yung mga under ninyo, mga dating nakinabang, hindi nyo basta-basta mautusan yan. Ay, hindi. I-prosecute natin sila. Eh, kung pinanggal nyo, wala namang maiiwan. Ay, hindi po. Maraming doktor na competent. Alam nyo po ba, hindi ginamit yung mga epidemiologist ng UP, na scholar natin? Mm-hmm. Ayaw ni Duterte, ni President Duterte gamitin sila. Kasi ang gusto niya, taga-Davao ka. Para maging undersecretary ka.
napakagaling ng ating mga doktor sa UP. Naging scholar sila ng epidemiology, infectious diseases sa United sa WHO. Umuwi sila dito. Ayun, nandoon lang sila nagtuturo sa UP College of Medicine. When in fact dapat sila yung nasa forefront ng gera. Eh anong sino nasa forefront ng gera? IATF mga abogado. At yung si mga general. Si Olalia, si Belio. Anong alam niyan sa COVID? Ilagay natin. Hindi po ako UP College of Medicine, ha. FEU ako, pero yung mga nasa UP College of Medicine, no? Napakagagaling nila, no? Sila yung the best pagkatapos ko. ang mga UP College of Medicine, no? Napakagaling niyan. Gagamitin natin sila. Sila yung panre-replace natin sa mga dito sa mga corrupt na mga administrators. Okay, so ito naman ngayon ang tanong natin. Actually, maganda yung ating flow ngayon kasi I have never seen anything as unpredictable as Doc Joey. As Doc Joey. So, Doc Joey, ito naman ngayon, syempre tumatakbo kayong presidente. Kailangan manalo muna kayo, napakaganda ng mga plano nyo. Kailangan manalo muna kayo. Ayaw nga kayong imbitahin ng ibang mga network na makipagdebate o kausapin man lang . So ano ngayon ang inyong strategy para kayo ay marinig ng masa? Pangalawa, ano po bang confidence level ninyo? Kasi sinasabi niyo sa akin kanina. Napipil niya . Nararamdaman nga niya. So, ano po yun? So, dalawa po yung tanong na yun. Kaya ako nilalump together kasi baka biglang matapos yung oras. Tapos hindi ninyo masagot din, di ba? Okay, go ahead, Tama. Dr. Joey. Opo. Yung mainstream media, alam nyo ba yung mga mainstream media, hindi rin masyadong mainstream din kami. Opo. Pero ito yung mga pangalawa sikat pagkatapos nyo. Oo, oh, okay. Tayo midstream. yung pong hindi ako ini-invite. Kasi ito rin mga taong ito na hindi in-invite si President Duterte. No? Ito yung paborito si Marojas, pinalitan naman ni Noynoy. So, unpredictable lahat ng environment natin. Paano ba ako mananalo sa mga maliliit na mga tunay na Pilipino na nagmamahal sa ating bansa? Alam niyo po, in-estimate ko yan. No? There are, sa 64 to 68 million na voters, ang decided pa lang, 2 million pa lang. No? Hindi naman totoo yung SW sex at saka yung false Asia, no? False Asia, okay. Hindi, kasi yun ang nababasa ko. False Asia, no? False Asia. Oo nga. At saka, kilala ko po yung mga dyan. Grabe talaga. SW sex. Oo, tingnan mo. Iba naman talaga. Mabuti na lang digital DVD tayo. Kilala ko po yung mga investigator niya. Sila yung pag matasangan mo, dadagdagan ka. Pag mataas yung sa bayan. Alam niyo na po yan, no? Kaya nga nagpapasalamat po ako sa dito sa programa niyo, no? Na inimbitahan ng isang katulad ko na wala pera, no? Pero so, tandaan niyo, ang strategy ko, yung appeal to the Filipinos, kagaya ngayon, no? Naririnig nila ako ngayon, maririnig pa ako at ire-replay pa nila. No, tandaan natin, every election is always a surprise. No, tandaan niyo, yung buong survey ng probinsya ng Romblon, no? Alam niyo ba number one ako? Talagang hindi pa ako nagpunta diyan ni minsan sa buong buhay. So hindi niyo naman po ginamit yung false Asia sa survey niyo. Eh di lalo ako na Debbie, biro lang Doc Joey. Doc Joey. Isa lang ang sa Sunday po. Opo. Presidential debate ng CNN, no? Nandun po kayo. Opo. For the first time, mga kaibigan, mga kababayan, ha? Nandun po ako. Ang dami nag-expect niyan, ha? Hoy, CNN, huwag niyo na akong i-withdraw dyan, ha? Kasama na ako, ha? Wala nang question. Opo. Yung pong CNN, kasama na po ako doon. Number 8 yan, ha? At magkakatabi kami, ha? Itong kanan ko si Pacquiao. Itong kaliwa naman si Marcos dapat. Pero absent na naman natin siya, no? ang ano ko po, no, sa mga Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino na voter, no? Karamihan ng mga maingay, hindi naman registered voters yun, eh. Yung mga nasa social media, hindi. No, pero yung mga talaga bumaboto, ilalagay tayo sa balota. Okay. No? Doc Joey. Bigay mo na sa kanya. Kasi patapos na yung programa natin, ano? So, bibigyan ka namin ng pagkakataon na kausapin ng diretso ang ating mga kapananaw kung bakit kayo ang dapat nila iboto. Ito po ang camera nyo, camera okay, number 3. Purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ganitong programa na
binibigyan pa rin ng boses ang hindi sikat, no? Kagaya ko. Mga kapwa Pilipino, mga kababayan, this time is an abnormal time, no? Well, you may say it's a new normal, pero we are still in the pandemic. Kailangan po, no, ng isang piloto na magmamaneho sa napakamahal na eroplano, kagaya ng Pilipinas, ang isang expert, hindi pwedeng rookie, wala kang alam sa ekonomiya. Ako po, economist ako, no? Alam ko ang takbo ng, hindi naman ako genius, ano? Pero alam ko ang takbo ng ekonomiya. Alam ko po, ang yung criminality at corruption, kailangan isang abogado na nakakaalam ng batas. No? Kailangan po dito, anong pinagmumulan na lahat? Pagbagsak ng ekonomiya, ang napakataas ng unemployment, yung ating underemployment, napakataas din. Ang mga jobs talagang parang nag-dissipate. Nabagsak ang ating GDP. No? Kailangan ng isang ekonomista. No? At yung isa na nakakaintindi sa pagtakbo ng ating bansa, yung ating external relations, yung ating foreign policy, dapat po nakakaalam, yung nakakaalam dyan. How we relate within ourselves, yung internal security, how we relate with other people in the whole world. Kasi, tandaan niyo po, globalized tayo. At ano man nangyayari sa mga sulok ng bawat sa buong mundo, ay naapektuhan tayo. So, ito pong malayang pagpili sa atin. Bigyan niyo ng pagkakataon na iboto niyo ang sarili niyo. Paano yan? Ang pagboto sa akin ay pagboto sa sarili niyo. I just represent you in the ballot. So, marami pong salamat. Salamat po dito sa Manila Times. Thank you very much po sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa akin para may isiwalat ko ang maliit na tinig ng ating mga kababayan Pilipino. Mabuhay po kayo. Salamat. Maraming salamat. Maraming Doc Joey, salamat. Maraming salamat. So, Miss Kim, so magpaalam na tayo. Oo nga naman. O, sige, so ako ngayon ang magpapaalam. Mm. Ha? Ito po ang diretsong pananaw, ang aming pong nakapanayam, si Dr. Jose Joey Montemayor ng Democratic Party of the Philippines, number 8 sa balota, tama po ba, bilang presidente. Ako po si Kim Bernardo, magbabalik po kami sa susunod na linggo. Ito naman po si Albie Tangkol, nagsasabing maraming salamat sa ating mga kapananaw, maraming salamat din sa inyong pagtangkilik at sa ating technical group, pinangungunahan ni Ricky Mendiola, George Pino, Jerome Espanyol, Roxanne Cahulugan, and of course, our good video editor, Nathan Tamayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Doc Joey.